Hello, what's up sa mga kayamwas ko dyan? So, ngayon mga kayamwas, mag-sit up sa anak ko ng point to point ng aking piso wifi. So, ito, ipapakita ko sa inyo kung paano yung configuration ng point to point. So, ang gamit ko na antenna is Tinda, ayan, Tinda O3. So, dalawa yung kinuha ko. Ito is for sender, ayan, may nilagay naman akong sender. At the other one is receiver. So sa hindi pa may alam dyan, so sa wala pang idea about nito, ito po mga kayamwas, no, yung pag may internet ka sa bahay nyo, pwede mong isend sa malayo. Yung maximum na range ng Tinda O3 is 5 km, so pwede mo siya isend through wireless connection. So hindi na kailangan ng wire para makalagay ng internet sa malayo. So yan yung ipapakita ko sa inyo kung paano. So kung bibili ka ng Tinda O3, so ang laman is ito yung antenna. Yan. At saka LAN wire na 1 meter, LAN cable na 1 meter, at yung kaniyang adapter, at yung charger, at saka yung PoE adapter niya. Yan. So napakadali lang mga kayamwas yung pag-configure nito. So first, yung itong LAN cable, ilalagay mo lang dito sa PoE. PoE at saka dito din sa kabila PoE din, ayan, PoE. Then saksak. Then close ko muna. Then saksak ko mga kemas. So kung mag-point to point kayo mga kayamwas, kailangan di masyadong makakapal yung interference. Kung mga kahoy lang, so for example is ganito, tapos yung harang is mga kahoy lang, okay lang yan. Basta hindi yung mga hard na interference like buildings, bundok, so mahirap yan mga kayamwas. So pag nasaksak na, yung palatandaan na naka-power in siya is umiilaw ito dito. The next, ngayon is papasukin natin yung admin for configuration. Yan. So, ilalagay ko na lang dito sa kabila yung screen recording ng video na to. So, ayan. So, first natin hahanapin dito. So, itong isa is hindi pa naka-power on. So, ito pa lang mga kemwas, yung unay natin, yung sender. So, yan. Makikita nyo dito yung Tinda F847B0. Then connect. At saka yung IP address niyan, or yan, IP address is 192, nasa likod lang din ng antenna, 192.168.2.1. yan. So punta lang kayo sa browser, tapos type nyo dito yung 192.168.2.1 that one, then enter. So yan, so default username niyan is admin. Yan. At saka default password naman is admin din. Then login. So ito na mga kayamwas, no, yung admin ng Tinda O3. So first is yung access point yung papasukin natin as a sender. So dito, yan, IP, then next. Then depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo na pangalan ng sender nyo or access point. So for me, ilalagay ko dito is tester lang muna. Tester, sender. Sender na lang. Sender. Yan. Sender, then dyan, wala kayong babaguhin dyan. Yan. Next. Wait. Dito pala. Security mode. So, kailangan nito lagyan ng password. Then, dito. Ito. PSK. Mix. WPE/WPE2. Then, lagyan nyo ng password. So, yung
ang algorithm niya is EES. Ayan. So, for example, yung password is Cinder. For example lang mga kemwas ha. Cinder 1. Ayan. Or Cinder lang. Then, next. So, kailangan na umabot ng 8. Cinder 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, para sigurado. Then, next. Save. Then, save. So, yan lang mga kemwas yung pag-configure ng Cinder natin. So, paano tumalagyan ng internet connection? So, andito lang. So, makikita mo naman dito, no? May isang saksaka ng RG45. So, dito mo ilalagay yung internet connection o yung LAN wire mula sa internet provider mo. For example, yung internet mo is PLDT. So, lalagyan mo lang yun ng ito, ganito, LAN cable, tapos papunta dito para ma-provide na natin ng internet yung ating Cinder. Yan. So, wait lang natin mga kemwas na matapos to. So, sa mga plan na bumili nito, huwag kayong mag-alala kasi ilalagay ko sa description ng video na to yung link kung saan ko ito nabili, itong Tinda O3. So, yung maximum range ng antena na to is 5 km mga kemwas. So, malayo. Napakalayo na yung 5 km. Then, wait lang. So, yan. Nag 100% na mga kemwas. So, tignan natin dito sa mga SSID ng mga internet connection. So, yan. Makikita natin dito yung Cinder. At saka yung password niya is Cinder 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, connect. So, for the meantime, mga kemwas, wala mo na, di ko muna lalagyan ng internet itong Cinder natin. So, yan, connected sa Cinder, pero no IP location, kasi wala pa siyang internet, mga kemwas. So, mamaya is, lalagyan ko yun ng internet, papunta dito sa receiver. So, ngayon, dito naman tayo sa receiver. So, ito na naman yung i-configure natin. So, di ko na lang tatanggalin yung charger o adapter ng antena na to para diretso na mga kemwas. So, para sa sika na antena, disim pa rin yung gagawin natin. Yan, ilalagay natin dito yung adapter or charger niya. Yan. So, isaksak ko dito mga kemwas. So again, yung palatandaan na successful yung connection pag umilaw ito. Yan. So, the same pa rin mga kemwas. Pupunta tayo sa mga SSID ng mga internet connection at hanapin natin yung Tinda. Wait. So yan, Tinda F85ECF. So, yan na naman yung papasukin natin. Then, ayan. Then, sa browser ulit, i-type natin yung IP address ng Tinda 03. So, 192.168.2.1. Ayan. Then, the same, yung default is admin. Admin. Then, login. So, ngayon. So, yung first na ginawa natin mga kemwas is yung IP as a sender. So, ngayon, as a receiver naman. So, di ko muna itatopic yung iba dyan. Diretso muna tayo sa content ng video na to. So, dito yung receiver, dito tayo sa wireless, itong WISP. So, ayan, click mo yan, at saka next. Then, ayan. So, dito, isiscan natin, ayan, iscan natin yung mga internet connection na masasagap niya. At dito natin hanapin yung Cinder. So, ayan, dito tayo kukonek sa Cinder yung pangalan ng
access point natin, cinder. So dito natin, click mo lang yung cinder, piliin natin dito sa gilid. Select, then next dito. Next. So pagkatapos, yung password. So para yung receiver is mapasok niya yung cinder, kailangan natin ilagay sa kanya yung password ng cinder. So yung password niya is cinder 12345. Cinder 12345. Yan. So EES yung encryption algorithm. Then next. Then ayan, so dyan is DHCP lang yan. Then click next. So ngayon, depende na sa inyo kung ano yung ilalagay niyo na pangalan ng receiver. So in this video, ilalagay ko lang dito is receiver. So kayo na bahala mga kemas kung ano yung ilalagay niyo dito. So pwedeng client yung ilagay, pwedeng client. Wait, paano ba yun? Client. So client. So client lang yung lalagay ko dito mga kemas. Then lagyan nyo ng security code. So for example is depende rin sa client, no, kung kayo yung may control ng password or sa kanila. So for me is piso wifi yung ilalagay ko dito sa receiver. So ako yung may control ng password. So for example din, ilalagay ko dito is cinder din. Cinder 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Then next. Then next. And save. Ayan. So ayan mga kemwas, waiting na lang para matapos yung configuration ng ating receiver. So tapos na yung sender at tapos na yung receiver. So ngayon is yung kulang na lang is yung internet connection. So lalagyan ko na ng internet connection yung ating sender. So ayan yung internet na galing sa aking internet connection na smart core po. So nakalagay na yan dyan sa itaas. Andyan yung aking smart core po. Ayan. Ayan. So ngayon is ikukunik ko na yung LAN cable mula sa aking smart core po. So dito lang yan idugtong mga kayamwas, dito sa LAN katabi ng PoE. Yan. So ngayon pag nalagyan na to ng internet connection, is pwede na natin gamitin yung ating cinder. So ititry ko ngayon na mag-connect sa ating cinder. Ayan, so connected na yung phone ko sa cinder. So itry ko mga kayamwas kung may internet connection ba siya. Wait. So ayan, successful mga kemwas. So meron ng internet connection yung ating sender. So this time, yung receiver naman. Ayan, so dito naman tayo sa receiver. So yung receiver na nilagay kong pangalan kanina is yung client. Ayan, client. Then yung password niya is sender. Sender 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So connected mga kemwas, try natin mag YouTube. Then dito sa baba, ayan. So successful din mga kemwas, may internet connection na yung ating client or receiver. Ayan. So yan, naset up ko na mga kemwas yung point to point configuration ko na TINDA 03 or TINDA 03. So sa mga may piso wifi diyan na gustong maglagay ng piso wifi sa malayong lugar, tapos yung gagamitin niyo na internet connection is yung nasa bahay niyo, is ganito po yung tamang setup. So sa mga magko-comment diyan kung paano lagyan ng internet connection yung window machine, so napakadali lang mga kayamwas, no. So for example is ito yung window machine. Ayan.
So dito mo lang isasaksak, dito mo lang kukuha ng internet connection dito sa LAN, ayan. So maglalagay ka lang ng LAN cable dito papunta sa window machine. So pagka na-connect mo siya ng maayos mga kemwas, is automatic na malalagyan ng internet connection yung window machine galing sa receiver. Ayan. So yan lang yung configuration, napakadali lang. So sa mga may katanungan dyan, comment nyo lang sa baba mga kemwas. At sa mga solid subscriber ko dyan, huwag nyo kalimutang i-like ang video na to. At syempre, sa mga bago, click nyo yung notification bell para kung may bagong video ulit ako, i-manotify kayo.